Simple, ganyan po kung ilarawan ng mga malalapit sa kanya si incoming Vice President Lenny Robredo. Mula sa pagiging ina sa kanyang tatlong anak, isa rin siyang abogadang tumutulong sa mahihirap bago siya sumabak sa politika. Darito ang report. Kaya hayaman pong aminin, hindi ko na simula ng palabas dahil yung nasakyan ko kong bus ay kubaw ibabaw pa na. Marami ang naaaliw sa paggaya niya sa incoming Vice President Lenny Robredo. Siya si Joyri Pacumio. Kilalang simpleng tao si Maria Leonor Gerona Robredo o mas kilala bilang Lenny Robredo. Kaya naman ang kanya impersonator binansagang Simpleny Robredo. Pero sino nga ba ang tunay na Lenny Robredo? Si Lenny ay tubong Naga, Camarines Sur. Siya ay nagtapos sa economics degree sa University of the Philippines noong 1986. Nagtapos naman siya ng Bachelor of Law sa University of Nueva Caceres sa Naga noong 1992. Sa katunayan, naging viral pa ang mga photo nito na kahit ilalang tao na isumasakay pa rin siya sa pampublikong bus pauwi ng Naga City. Ayon kay Lenny, wala rin siyang balak pumasok sa politika noon. Pero nagbago ito nang mamatay ang kanyang asawa at dating DILG Secretary na si Jesse Robredo sa isang plane crash noong August 2012. Tumakbo at nanalo bilang congresswoman ng 3rd District ng Camarines Sur noong 2013 election si Lenny. Noong una ay walang balak na tumakbo sa mas mataas na pwesto si Lenny. Pero sa tulong ng kanyang mga supporter, nakumbinsi siyang tumakbo bilang pangalawang pangulo at running mate ni presidential candidate Mar Rojas. At ngayon, may opisyal na resulta na ang bilang ng boto. Doble ang saya ni Lenny dahil sa mismong kaarawan ng yumaong asawa nangyari ang final tally nito. Marahil din dininig ng langit ang linyang kanyang binitiwa noon. Sa amin pong anim, may the best woman win. Okay.